Praise the Lord. Isang magandang papagpalang araw po sa inyong lahat. Napag-aralan po natin ang ating katawan ay templo ng banal na spirito ng ating Diyos na buhay. Ito po ay nakasulat sa aklat ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19, kung saan sinasabi, "Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own." So dito maliwanag po ng ating katawan ay pinananahanan na ng banal na spirito ng ating Diyos nung mismong sandali na tinanggap po natin si Jesus bilang ating personal Lord and Savior. So what a privilege, what an honor to have the Holy Spirit dwell in our bodies. Kaya dapat maging very good steward po tayo ng katawang ito. Kung papaano ito po'y pinahahalagahang mabuti ng ating Diyos, dapat pakahalagan din natin, pakaingatan natin, pangalagaan natin, protektahan natin, at pakainin po natin ng masustansyang pagkain lamang. At syempre, samahan na po natin to ng tama at saka makabuluhang exercise. At masasabi po natin ng isa po sa pinakamadali, isa po sa pinakamabisa at pinakamatipid na form of exercise ay ang walking o paglalakad. Kaya marami po sa mga bansa ngayon ang tumutulad po doon sa pilosopiya ng Japan na tinawag pong walking 10,000 steps each day. Marami pala tayong makukuhang benefits just by walking Regularly, nag-walk tayo, naglalakad po tayo. Nakakatulong talaga ito sa pagkakaroon ng mabuting kalusugan at pagpapalakas ng ating katawan. Pero hindi lang yon. Pakinggan nyo mabuti ang ilan po sa mga nakuha ko sa Google. Okay? Yung mga benefits of walking. Una, walking increases po yung fitness ng ating pong heart at saka ng ating lungs. Ibig sabihin, pinalalakas po nito yung ating puso at yung ating pong baga. Pangalawa, ini-improve po ng walking yung management po ng hypertension o high blood, yung pagkakaroon po ng mataas na cholesterol, at maging kapatid yung joint at saka muscular pain or stiffness, at ito pa, maging diabetes. Kaya kung nakakaranas ka na ng mga simptomas na ito, yung mga pananakit, kailangan talaga simulan mo ng maglakad. Pangatlo, walking reduces yung risk ng pagkakaroon natin ng heart disease at saka stroke. Kung gusto mo makaiwas sa atake sa puso at saka sa stroke, simulan mo ng maglakad-lakad. Ang walking, it strengthens actually yung bones natin at saka ini-improve yung balance natin. Panglima, ini-increase ng walking yung muscle strength natin at saka yung endurance natin. Yung resistensya natin, hindi tayo basta hahapuin, hindi tayo basta hinihingal, bakit pa lamang tayo ng dalawang baitang, hingal na tayo, lawit na dila natin. By walking, nire-reduce po nito yung excess fats natin. Yung taba, yung bilbil, mawawala yan through walking. Pangpito, ini-improve ng walking yung atin pong mood. Imagine mo yon, naglalakad ka lamang, pero gumaganda na yung disposition mo, gumaganda na yung pakiramdam mo. Pangwalo, tinutulungan po ng walking yung pagsusunog ng atin pong mga calories at saka pagbaba ng atin pong timbang. Praise God. Pangsyam, nire-reduce po ng walking yung risk ng pagkakaroon po natin ng chronic diseases. Pangsampu, dinidelay po o pinababagal po ng walking yung pagkakaroon ng varicose veins. Kadalasan, ang nagkakaroon po ng varicose veins yung mga babae. Kaya kung gusto yung maiwasan, hindi kayo magkaroon ng varicose veins, simulan nyo na pong maglakad-lakad. Siyempre, ini-improve din po ng walking ang atin pong panunaw, ang atin pong digestion. Ito pang isang maganda, nakakatulong po ang walking sa atin pong creative thinking. Nagkakaroon tayo ng magagandang ideas as we walk. Nagkakaroon ng mga fresh revelations as we walk. So nagkakaroon ka ng kasagutan sa mga problems mo as you walk. Iniis din po ng walking and joint pains, yung mga sakit sa mga kasukasuan. Why? Kasi po nagsisecrete po ng synovial fluid yung atin po mga joints. So, ibig sabihin, nalulubricate po yung mga joints natin. So, hindi po sumasakit ang ating mga joints. Hindi na i-stack up. Panglabing apat, binuboost o pinalalakas po ng walking yung ating immune system. Kaya hindi tayo talaga basta tatablan ng sakit at karamdaman. Panglabing lima, tinutulungan po tayo ng paglalakad sa paghaba po ng ating buhay. How would you like that? Di ba? Naglalakad ka, humahaba buhay mo.
And of course, yung panglabing-anim, hanggang dito na lamang po ako, marami pa po, pero hanggang dito na lamang po ako, walking helps you sleep better at night. Nakakatulong po ito para maging masarap ang tulog mo. Galing, ano? So, yan po ang nagagawa ng walking sa atin pong mga katawan. Ang payo nga po ng mga eksperto, disimulan po natin siguro sa mga ilang daang hakbang lamang o ilang libong hakbang lamang sa araw-araw hanggang sa pataas ng pataas po yung ating goal, realizing naman that each day, every step counts. Okay? At yan po magiging title po ng ating pag-aaralan ngayon, every step counts. Ngayon, kapatid, kung paano nakakatulong yung walking sa ating physical bodies, nakakatulong din sa ating spiritual bodies naman, sa ating pong soul, yung walking with God. Kailangan din naglalakad tayo, nakasama natin ang ating Panginoon. Doon po sa aklat ng Galatians chapter 5 verse 16, ang sabi po dito, "So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh or the lust of the flesh," sa iba pong version. So, kailangan talaga nating manatiling spiritually fit. How? By walking with God. Para magkaroon po tayo talaga ng intimate at saka growing relationship with Him. And at the same time, makaiwas po tayo sa paggawa ng kasalanan. Nasusulat po doon sa aklat ng Genesis chapter 5 verse 22, Enoch walked faithfully with God 300 years. Wow! 300 years naging faithful siya sa pag-walk sa kanyang life with God. At doon naman po sa Genesis chapter 6 verse 9, ibang karakter naman to, ang sabi, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. So you see how important walking with God is sa atin pong buhay? Kung paanong gusto mong mapalakas ang iyong physical body, kung paanong gusto mong huwag kang basatablan ng sakit, by walking physically, well, kailangan din tayo mag-walk spiritually with God para tayo naman po ay lumakas din in the spirit. Hindi tayo basta matukso ng kaaway, mag-fall sa kasalanan, and at the same time po, lumalakas din po talaga yung ating relationship sa ating Panginoon. So both Enoch at saka ito pong si Noah actually ay pareho pong ikinomend o pinarangalan po sa aklat ng Hebrews chapter 11. Kung saan talagang sila po ay masasabi nating pinapurihan sa kanila pong pananampalataya sa Diyos. Ang sabi po sa aklat ng Hebrews chapter 11 verse 5, Enoch was a man who truly pleased God. Why? Because he walked with God. 300 years. Imagine mo yun, di ba? And then of course, si Noah naman became one of those who are made right with God through faith. Ito yung matatagpuan naman natin sa Hebrews chapter 11, verse 7. So, to walk with God, kailangan po natin talaga araw-araw, kailangan natin basahin ang salita ng Diyos. I-meditate ang salita ng Diyos. Pag-aralan ang salita ng Diyos. Araw-araw. So, we will grow in our relationship with Him and we will be more intimate with Him. And of course, kailangan din naman, araw-araw, tayo po'y nananalangin sa Diyos. Tumatawag tayo sa Kanya para lalong mas strengthen at mas solidify po yung ating relationship. And of course, kailangan din na tayo po'y sumusunod sa Kanya pong mga kalooban para sa ating mga buhay, para hindi po tayo mapahamak. And of course, kailangan din natin magtiwala sa Kanya anuman po yung ating pong situation. Pag ginawa natin itong mga simpleng bagay na ito, you will see the big difference na magagawa nito sa iyo pong spiritual health. Now, it is not just the destination that is important, but the journey we take together with God. Napakahalaga po nun. Of course, alam natin yung final destination natin is to be with Him in His presence sa heaven. Pero kapatid, namnamin yung pong journey natin with Him. Tayo ma-excite sa journey na ito called life. Tama ang direksyon na tinatahak mo pag si Lord ang kasama mo. Always remember that. And there is no better time than now to begin walking with God because each day, every step counts. May natutunan po ba tayo? Tayo po'y sandaling gumuko, tayo po'y manalangin.
Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa simpleng message po na ibinigay mo sa amin ngayon. Para mapangalagaan po namin ang aming physical bodies, we must really exercise, my Lord, by walking. And of course, my Lord, kumain din kami ng mga tama at masustansyang pagkain. At Lord, kung paano namin pinangangalagaan ang physical body namin ito na templo ng iyong Holy Spirit para lalong mapupo kaming magamit, Panginoon, ma-maximize ang aming pong pagkakagamit sa iyo, pagpapagamit sa iyo. Lord, we also pray na turuan mo po kami through your Holy Spirit to walk with you every step of the way because each step counts. Lord, salamat po ng maraming marami. We continue to pledge our life to you. We surrender our lives to you, my Lord. Ikaw po ang siyang manguna sa amin. Samahan mo po kami sa lakbayang ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen and amen. Hallelujah. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Okay? So keep safe, stay strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.